Hello viewers around the world. Andito na naman kami na yon. Si Habe naghulog na naman ng napaka laki ng pukot at saka napakataas. Ayan oh, ayan itsura ng pukot. Ang haba-haba nitong pukot na to. Tapos ang kuha namin ngayon oh, punong-puno ang lagayan oh. Ito, punong-puno ang lagayan naman. Dami-daming malalaki. Sobrang laki talaga. Ngayon lang ako naka-experience na sobrang dami malalaki. Kasi dati ang may malalaki mga ilang piraso lang. Ngayon dami talaga. Eh, dalawang pukot eh. Yung isang pukot layo ng malayo pang pinuntahan namin doon sa kabila. Hindi malalaki doon. Yung tamang-tama lang ang size nga. Kung ititimbang yun, siguro mga walang isang kilo yung isang piraso. Nga 700 grams ganun. Ngayon, sobrang laki talaga. Ang dami, oh. Puno talaga lagayan, no? Kitang-kita, no? Tapos, pakita ko uli. Mamaya, pag ano na, pag lagay na sa lagayan. Ang dating namin sa maliit ng pier. Kasi ngayon, naghulog si Javi ng itong malaking pukot na to. Dito namin nakuha itong puro malalaki. Mamaya nahalong ano, maliit pero konti lang. Kasi ang pukot na ginamit eh, para sa malalaking isda. Kaya ano, kaya kanina pag hila ng pukot, eh, tinulungan ko dahil kitang-kita nyo naman ang laki-laki. Hindi pwede siya lang mag-isa. Kaya hindi ako makapag-video. Ngayon na natapos na sinila namin. Saka na ako nag-video. Yan o. Ilang metros to? Hindi ko alam. Iskan! Ito yung mga garmitra. Net. Hindi niya narinig ang tamong ko. Kasi maingay yung motor. Yan o, naano pa yung paa niya sa pukot. Nagkabuhol-buhol yung pukot. Yan. Kasi, ngayon lang ako naka-experience na itong malaki na net na to, na para pala to sa mga malalaking isda. Kasi, hindi ako ngayon lang talaga eh. Ilang taon na ako dito sa lugar na to, itong taon. Ngayon lang ako naka-experience na gumamit itong napakalaking pukot. Kasi may nag reklamo sa kanya na ano daw, gusto niya malalaking isda kasi parang i-smoke ba, babaunin sa bakasyon sa ibang lugar. Kaya hinulog itong malaking pukot. Mayroon parang ano, kala ko ano. Maliit lang isda kasi kung nakakuha kami malaki dati, ilang piraso lang. Eh ngayon, sobrang dami eh. Na, laking pagtataka ko. Yan, naglinis na si Abby sa boat. Nakakatuwa tingnan oy. Yan. Ito sobrang likot dito kanina pinasok ko ulo dito parang ano kasi ilang ano lang ang ano ilang pag mahulog eh nalapit na tubig kaya ito buhay pag iba hindi na.
mali doon banda ko. Pag ganito bang ano, makatuli ka ng maraming isla, eh, mga gandang pakiramdam, parang pa, naka, kahiga na. Kasi tungtuwa, maraming huli. Dati, sinubukan ko magtimon ba sa boat. Sinubukan ko doon sa kabila. Eh, malapit sa island, eh, tumigil ako. Baka hindi ako makontrol na. Kami sa maliit na pier kasi natapos ng pagkuha ng dalawang pukot saka sobrang saya namin dahil titin mo, napuno yung lagayan dito sa boat. Daan sa ilalim sa island ako. Ah, doon ata ang pupunta. Ay, iwan. Oo, doon na. Pasok nga. Kasi tinitingnan ko yung direksyon ba. Punta ng boat. Ah, pasok ko sa ilalim. Oh, dadaan sa ilalim. Ayan. Ayan, dadaan sa ilalim ng island ako. Lamig ng lugar. Kape yung pang ano, pang fight sa lamig.
ibang nag-fishing dito, hindi bote, ginagamit yung ano lang, yung anong tawag yan? Wigistong sa salita nila dito. Pwede silang lalakad kahit yung tubig hanggang ano, hanggang baywang, hindi naman sila nababasa kasi may suot silang ganyan. Pwede nilang lakarin dyan kahit medyo pala, medyo hanggang baywang yung tubig. Sobra lang niya, sobrang lamig yung tubig dito, hindi basta-basta. Alam niyo, ito ang pinakamaliit na isda na kasama sa pukot. Pinakamaliit. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung pinakamalaki kasi ang dami talaga. Ito lahat ang kuha ngayon. Oh, napakalaking isda. Ititimbang ni Habi ho. Ilang kilo? Ayan, oh. Ititimbang na kung ilang kilo yung pinakamalaki. Yan o. Nakakatuwa talaga. Ang ganda ng feeling kapag nakakuha ng malalaking isda. Ay, ikibulba. Kilo. Ah, 12 kilo? Ha? 12 kilo? 12 kilos yung ano, yung pinakamalaki. Isda, isang piraso. 12 kilos. Eh, ayun, no, nakabitay sa timbangan. Ayan, 12 kilos. Ah, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe and hit the like button. Goodbye and God bless.